po ang iyong kaligayahan. Yes. At oo. Ano ka po? Kami mo kasi nagdado. Doon sa hangar, nagahangar. Count me in. Count me in. Kaya pwede dapat hindi ako nag-iing. Count on me. Yung kapitan ka niya. Lapitan mo ako sa count on me. Makakaasa ka sa akin. Makakaasa ka sa akin. Huwag mo na nga ang anay niya. Ayan. Ikaw ang magkwento. Sa inyo, parang yung pag-uusap ninyo, parang nagkakagalit, nagkakalabuan. Oo. Oh. Eh, di parang nangyari din sa aking boyfriend. Oo. Oh. Si Dudong. Oo. Oh. Eh, di kami nag-away din. Oo. Sa ko po ng isang gabi. Oo. Oh. Bro, galit na galit ako. Oo. Oh. Sabi ko kay Dudong, walang iya ka! Pinuyan pa ako kagabi! At bakit? Ano ginawa ko sa iya? Bakit nagpinuyan? Oo. Oh. Aba! Habang tulog ka! Nagbibigkas ka ng mga pangalan ng mga babae! Tulog kayo! Binibigkas! Catherine! Amanda! Rosana! Evangeline! Marie! Dina! Natasha! Stephanie! Ang dami ko binabakit ang pangalan! Ayun ang makinalanan ko doon! Bakit nagagalay? Ano ginawa ko doon sa inyo? Ano kasalanan ka? Bakit na po yan? Aba, siyempre! Umaga na, hindi mo pa binibigas ang pangalan ko! Speaking pala of kasal-kasal na pinag-uusapan nyo kanina. Oh. Diyos ko po. Oh. Yung aking kaibigan ay kinasal. Oh. Oh. Nung isang linggo. Oh. Nagsalitaan si Father. Yung mga seremonyas. Oh. Sabi ni Father sa kaibigan kong babae, best friend ko. Oh. Ikaw babae, kinatanggap mo ga ang lalaking aren na iyong mapapangasawa na hindi ka magsisisi? Sabi lang kaibigan eh. Opo, Father! Talagang gustong-gusto ang lalaki. Tapos yung tinanong naman ang lalaki, ikaw naman lalaki, tinatanggap mo ga ang babaeng aren na iyong mapapangasawa, na makakasama, na walang pagsisisi? Sabi ng lalaki, opo, Father! Kahit kutsain ng iyong mga kamag-anak, kaibigan, ang itsura ng babaeng iyan? Opo, Father! Kahit magkaanak kaya, nakukutsain ang inyong mga anak sa itsura mong iyan! Aba, sumagot yung kaibigan ko. Father, huwag naman ganyan. Oh. Si Father naman, tuloy pa din. Dinedma? Oo, dinedma. Sabi na ang kaibigan. Oh. Ikaw lalaki, talaga bagang tinatanggap mo ang babaeng ito kahit ang apo ninyo ay magkaganyan-ganyan patatawanan ang inyong lahi. Sabi ng kaibigan ko, sige, Father! Ilakas mo pa! Nakamay ka! Baka hindi ka nalilinig ng mga tao dito! Baka gusto mo ipaalam ko sa mga tao dito kung sino kasama mong lalaki kagabi! Sumagot si Father, mabuhay ang bagong kasal! Lalaki sa parang! Si Father, parang bitter naman. Ang dali naman pala kautot si Father. Kita mo, tinapos agad yun. Ang bakit. Naku, ako naman ang i-chismis sa inyo. Ay, ano yan? Ay, naku, huwag niyo ipagsasabi, ha? Naku, baka naman kayo kadadaldal ninyo. Ano nga, basta yeah. Tayo katulad. Oo, kayo kaibigan kong ikinasal na inyo. Ah, okay, continuation to yung kinasal yung friend. Dahil nga, kagawa mo ng lalaki. Oh. Eh, lagi nag-aawi ang dalawa. Oh. Oh, naging silosa. Yung aking kumare, yung aking best friend na babae. Okay. Okay. Kasi ba sabi mo, gwapo yung lalaki. Oh. Kaya nga, siguro nagseselos na lagi. Oh. Aba, pagkaka-uwi galing trabaho ng lalaki. Oh. Aba, laging tinitingnan ang suot na damit. Chine-check. May nakitang buhok na mahaba. Oh. Ano ba? Ano ba? Bakit may buhok din? Bakit may buhok din yung kahaba-haba kulay brown? Aba! Malay ko! Oh. Ay baka naman nasa rin paglaman yung din sa aking balikan na sabi sa damay. Tapos yung sinundong araw na naman. Oh. Pagkagaling sa trabaho, oh. Chinek na naman ang damay. Ano ito? Bakit may kulot na buhok din sa iyong polo?
Talaga ako'y naluloko mo na! Talaga ako'y may babae na naman! Sabi ng lalaki, talaga ito, hindi kita naluloko! Baka may katabi ako kanina punod na babae, baka sumabi ka na naman sa aking polo! Gusto ko po lagi naman nag-aaway. Oh. Aba kanina, Diyos ko. Oh. Dumating na naman ang lalaki galing trabaho. Oh. Oh. Ito check mo na naman ang aking damay. Oh. Check! Pagi kami nakita. Oh. Ayan, check ang aking kaibigan. Oh. Walang nakita. Oh. Okay. Binato pa rin ang polo. Huh? Hayop ka! Walang iyakan! Kahit sa babaeng kalba, papasok ka na lang! Ako naman ho, sa pagsusulat, Diyos ko po, nabatukan ko ako ng aking teacher. Nabatukan ka? Napakaralas oh. Ang teacher na. Bakit ano kaya ito? Eh paano ho, pinagsusulat siya kami. Oh. Nakita niya ako. Oh. Oh, Joseph! Bakit hindi ka nasusulat ha? Oh. Sabi ko, ma'am, wala ho akong ballpen eh. Na naman! Aba! At paano ka nakakapasok sa eskola wala kang ballpen, ha? Eh, ma'am, ipinapakita ko ho sa security guard ng ID. Kailangan ko ho yung ballpen. Ayun, nabatukan lalo ho ako. Pinakso pa ako! Saan na binutukan ka ng ballpen? Yung walang takip. Sa klase ko ang bumaba niya. Kaya ako sa'yo, Joa. Wait, ito, di bigla ko nalaala. No? Oh. Kinuha mo akong talim. Oo, oh, bakit? Oh. Yung minessage mo ako. Sa Facebook. Oo. Oh, oo, oh, tapos. Kaya ang nakasulat, dahil napaka-talented mong bata, kukunin na kita. Kinabahan ako, Tito OJ! Takot na takot ako! Bakit? Ay, kukunin na daw ako eh! Oh. Akala ko si Lord! Si OJ! Buti binasa ko! Oh. Ang nakalagay yung OJ Dilla! Ito pala yung natakot ko! Oo, oh, okay ba? Nalaalo ko yung akin si Tia Merce. Tia Merce. Ay, nagpasama mo sa akin sa ospital. Gawa ng kanyang asawa. Naku po, na nandun na kami sa ospital. Bumumad agad sa amin ang doktor. Sabi ng doktor, eh, naku po, misis, tatapatin ko na kayo. Sa nangyari ho sa inyong asawa, eh, kayo na ang magpapakain, magpapaligo, mag-aakis sa paglalakad. Gawa ng putol na ang kanyang kamay at paa. Oh my God. Pinutol na. Ang takot ng aking Tia Merce. Ha? Ako lahat? Sabi ng doktor naman eh, Joe, patay na siya. Sabi ng Tia Merce, ha? Buti na lang akala ko ako'y magpapakahirap sa pag-aalaga eh! Buti na lang patay na! So, alam mo, laki yung galit yung chamerse mo doon sa Diyo. Pinapangklaan ko pala, patay na pala. Oo, ayan din ang nangyari kay Jeff, diba? Pinlapin siya. Oo, pero pinusasan siya. Ito po panoorin. Ay, Tito OG, yaman din nga ang na iniiwan kayo ng mga alaga ninyo, ng mga artista kapag nasikat na, eh, may sabihin mo sana ako. Magpapaalam na rin po ako. Hoy, Yosa! Tumupo ka! Bigay ilusyon ka! Hindi ka pa pwede umalis! Hindi ka pwede umalis. Hindi ka pa sikat. Akala ko sikat na ako. Kaya yung sinata. Ikaw naman, di pinabalik mo agad. Sasama na ako. Bakit ka sasama? Isa ka ba? Isa ka ba? Pero ako dito, OJ, hindi ako magpaparito. Bakit? Kahit artista ako. Ha? Naku po, mukhang mapagay na kay Ate Amor. Sino si Ate Amor? Yung kapitbahay namin. Bakit? Ay naku po, sa kabanat ang mukha. Oh. Ngayon, wala nang makita. Bakit? Sabi niya ganyan ah. Bakit? Ay gumandaan ng mata eh! Wala pa ka ba? Kayo!
Oh, ayan din. Hindi kayo nilalagay sa likod mo. Ay, bigla ko naalaala ang teacher ko kay Ann. Bakit? Teacher mo, naalaala mo dahil... Dahil naganda din ang boses. Ano ganda ang boses ng teacher mo? Kaso pinagalitan ako. Bakit? Nasabi sa akin, Josa! Bakit yung tumi ako yung nagkaklase? Lagi ka nalang ang tulog sa kalagitnaan ng aking klase. Kaya ang sagot ko, ma'am, paano ang boses niyo ay parang boses ng ibong Adarna? Kaya ako'y nakakatulog. Aba, aba, aba! Talaga ikaw ay nalusot pa, ha? Ay bakit bukod tanging ikaw lamang ang nakakatulog at ang mga klase may hindi? Ay ma'am, hindi naman ako sa pagsisipsip. Ang tunay ho eh, ako lang ho talaga ang tanging nakikinig sa inyo. Ang mga yan ho'y hindi. Ako lang talaga nahihikinig, Diyos ko. Kaya ako lang huwag nakatulong. Susot na naman si Tom. Ano ba yung picture mo? Naniwala ba? Naniwala naman. Galit na galit sa mga kaklase ko. Kaya sabi ng teacher ko, bakit si Diyos na naman nakakatulong? Bakit hindi kayo? Lumayas kayo! Naalaala ko lang yung aking tiya. Nung namatay ang kanyang asawa. Nung minimisahan na ni Father, sabi ni Father, itong ating kapatid na ito na yumao, napakabait, responsableng ama, masipag, palakaibigan, napakabuting tao. Sabi ng aking tiya, Diyos ha, tingnan mo nga muna kung sino nasa kabaw na iyon, parang hindi yan ang iyong tiyo eh. Grabe naman yun siya. Iba naman yun. Gaga ka. Totally a joke. That's right.